special because I have the one and the only Judy Ann Santos. Judy. Hi, Tito Boy. Merry Christmas. Merry Christmas, Tito Boy. Kumusta na, no? Kumusta ang Pasko sa Agoncillo household? Magulo. Noche Buena. All my brother, my sister, mga pamangkin, kami. Kompleto sila sa amin. Anong handa? Matatawa ka sa mutsaring pagkain. Of course, maingay yung mga bata. And I always, nag-aaway man sila, natatawa ako kasi I like that sound. Meron ka bang tradisyon? Like yung iba sinasabi nila, kailangan nag-uumapaw ang pagkain sa mesa. Ganun ako. Kung ano yung gusto kong trip ko lutuin, lulutuin ko siya. I just let myself, my free-flow cooking. Gaano ka pareho o kaiba ito sa mga Pasko ng iyong kabataan? Malaking-malaki, Tito Boy. Before, when our dad left for the States, syempre, hikahos, ganyan-ganyan, kasi wala nang padala, and we were studying. Ito na yung unti-unti nang nagsasangla si Mami ng alahas para ma-enroll kami. Para maitawid namin yung Pasko, wala kaming Christmas tree. Kung ano lang yung halaman na meron kami sa bahay, lalagyan na lang ng Christmas lights. But it's very meaningful. Ngayon, ang Christmas namin, I made it a point na malaking-malaki ang Christmas tree namin sa bahay para sa mga bata. And every time na tataas na yung Christmas tree namin, first thing I do is humihiga ako sa sofa, tinititigan ko lang siya, siguro mga good 30 minutes. Nagpapasalamat ako na dumating ako sa point na nakita ko yung malaking Christmas tree. Kahit pa para talaga sa mga bata yon, more so para sa akin. Yung ito talaga yung gusto ko. Tonight with Boy.